Good afternoon po mga minamahal na kapatid. Isang kapurihan sa ating Panginoon ang muling magsama-sama at tayo ay mag-aral ng mga mabubuting salita ng ating Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa na kasama natin sa Alive, mga kapatiran natin kasama natin dito sa Springville, Cavite, at gayon din yung mga kapatiran natin na kasama natin sa online. Ayan sila, kapatid na Kleng, si Sister Rose, si Pastor Junior, at iba pang mga kapatiran nating maya-maya ay makakasama natin sa pag-aaral. At gayon din sa makakapanood ng replay na ito, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. At tayo po ay magpasimula sa ating gawain ngayong hapon na ito. Hiniling ko po ng bawat isa ay magsitayo. At tayo po ay pangungunahan ni Pastor Paul para po sa ating pambungad na panalangin. Tayo po yung mukha pumikit at manalangin. O mapagpala namin Panginoon Diyos na dakila sa lahat. Siyang may-ari ng aming mga hiram na buhay at kalakasan at lahat ng naririto. Kay Panginoon ay aming pinapupurihan at kinikilala ang iyong kadakilaan ngayong hapon. At nagkapasalamat po kami sa isang pumuling pagkakataon na ibinigay niya po sa bawat isa sa amin na makaganap muli ng pag-aaral ng iyong mga salita. Panalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa bawat isa. At pagkalooban niyo po kami ng malawak na pangunawa at karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang sama-sama po namin maunawaan, maitindihan, at may sa buhay ang iyong mga salita na pag-aaralan at pag-usapan po namin ngayong hapon. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, ganyan din ang mga kapatid na nasa kanilang tahanan na nanonood ng live broadcast ng The Teaching. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Ganyan sa mga kapatid namin na papunta pa lang dito sa bahay sambahan. Pinagkatiwala po namin, Panginoon, ang gawain na ito sa inyo lamang. At ang lahat ito, panalangin po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. So muli mga minamahal na kapatid, tayo ay magpapatuloy sa ating pinag-aaralan at tayo po nung nakaraang Sunday ay natapos sa dalawang istorya ng pagpapagaling ng ating Panginoon sa isang merong ketong leper at isang paralisadong lalaki. Isang napakagandang pag-aaral sa patungkol sa mga miracle ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, dadako tayo sa pagpapatuloy ng pag-aaral. Kung tayo ay natapos sa Lucas, sa Lucas chapter 5, verse 17 to 26, yung ating huling na pag-aralan. Ngunit nais ko lamang ipakita yung verse 16. Ang ating Panginoong Hesukristo ay palaging handa, mga minamahal na kapatid, sa lahat ng kanyang ginagawa. Sabi dito sa Lucas chapter 5 verse 16, sabi rito sa King James Version, sa English Version, and he withdrew himself into the wilderness and prayed. Patuloy na ang ating Panginoon ay kumukuha ng kalakasan sa pamamagitan ng patuloy na panalangin. At makikita natin yung kaugalian ng ating Panginoong Hesukristo rito na madalas pinipili niya yung mga ilang, yung mag-isa lang siya doon, yung tahimik na lugar na may pagkakataon na siya ay nananalangin at tumatawag sa Diyos Ama. So yung verse na yan na magpapatunay bago tayo pumunta doon sa paralyzed man, siya ay equipped. Lagi po tayong maging handa, mga minamahal na kapatid. Katulad ngayon, sa panahon ngayon, ang pinaghahandaan natin ay yung panahon ng tag-ulan. Yan po ay nakatakda ng nangyayari yan sa isang beses, isang taon. Dalawa lang naman kasi ang season ng dalawa lang ang season ng Pilipinas. Diba? Rainy season at saka
summer season. Yung iba nga ano eh, katulad ng Amerika, apat ano, meron silang spring, winter, summer, at fall. Tapos minsan may pabiro nga na ginagaya na ang Pilipinas din daw eh, dapat eh apat din ang ano, ang season. Una, hot. Sunod, very hot. Yung isa naman, wet. Sunod, very wet. Sabihin, pag mainit, minsan yung susunod na panahon, sobrang init. Yung isa naman, maulan. Yung susunod naman, laging naulan, katulad ng panahon natin. Pero ang Kristiyano ay laging handa sa mga ganitong panahon. Patunay yan na sa ating pananampalataya, eh, ready rin tayo. Katulad ng ating pinag-aaralan, ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo, handa siya, no? Patuloy siyang nananalangin. Yan naman yung iniwan ng ating Panginoong Hesukristo na aral at sinabi ng ating Diyos Ama na palagi tayong tumawag sa kanyang kadakilaan at kumuha ng lakas. Okay, so ngayon magpo-focus pa rin tayo sa Synoptic Gospel. Itutuloy natin sa Matthew chapter 9 verse 9 to 13. Nakalimutan ko palang banggitin sa inyo kung bakit tayo tumalon ng chapter 9, mga minamahal na kapatid. Kaya po tayo tumalon ng chapter 9, hindi tayo dumaan ng Beatitudes. Baka iniintay nyo, Beatitudes chapter 5 po yun, kapatid na John. Yes, kasi yan po ay mga aral na. At yung aral na yan, yan na yung ginagamit ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pangangaral, sa kanyang paglalakbay. Kaya iniskipan natin siya dahil babalikan natin, dahil alam natin sa istorya na pinag-aaralan natin. Siya ay tanyag, siya ay sinusundan na ng napakadaming tao. At yung pangangaral, ano yung pangangaral ni Hesukristo? Yun, babalikan ngayon natin yun sa Mateo. Babalikan natin yung chapter 5 na yun. Nilampasan lang natin dahil sinusundan natin yung timeline na nakay Lucas. Ano po? Pero hindi ibig sabihin yan, hindi na nauna yun. Magulo po kasi ang, ano eh, ang pagkakasunod-sunod timeline ng nasa ibang aklat. Katulad ni Mateo, ni Marcos, ni John. Pero gayunpaman, hanggat maaari, pinipilit natin for the sake na maunawaan natin kung ano ba talaga yung pinakamalapit. No? I'm not claiming na ito yung eksakto, but yung pinakamalapit hanggat maaari ay malaman natin. And eventually, habang tayo ay may pagkakataon, may buhay na nag-aaral, ang Panginoon patuloy na nagbibigay ng knowledge at kaalaman, karunungan sa atin. Yan. So siguro yung next na magtuturo ng the teaching, yan, siguro equipped na siya. Napakadami na darating sa mga pag-aaral na ito na talaga namang nakakabusog pagdating sa karunungan at kaalaman. Ngayon, linilampasan po natin yon at babalikan natin yung Beatitudes pag nakapokus na tayo doon sa pagtuturo ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, hindi na siya nagtuturo. Nagtuturo na po si Jesus Christ dito. At sa istorya natin, naituro niya na yan, yung Beatitudes. Hindi lang natin muna siya dinaanan. Babalikan po natin yan sa takdang panahon. Sundan muna po natin yung mga nangyari sa Lucas. Dahil si Lucas, siya yung nagpumilit na hanapin talaga yung pagkakasunod-sunod mga pangyayari. Okay, Mateo chapter 9, ang verses po natin ay hanggang 13. Siguro, isang kapatid muna magbabasa ng topic na ito at babasahin niya isa-isa. Ang mikropono ay, sige, si Pastor Eugene, pakibasa na yung verse 9. Matthew chapter 9 po, verse 9. At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao na kung tawagin Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis at sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin, at siya'y nagtindig at sumunod sa kanya. Okay. Ngayon, makikita natin, sa mga kapatiran natin na nakasubaybay sa online, nakalagay kasi dyan yung ano eh, yung topic. At dyan, nakalagay yung A Call to Matthew. Yun, isa dun sa mga mapag-aaralan natin. Dahil tandaan natin, ang pagkakatawag sa 12 apostol ay hindi isang bagsakan. Noon, ganyan ang pagkakaunawa ko dati nung ako ay nasa murang-murang kaisipan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Akala ko, one time lang yan. Hindi ko nakakapagbasa ako ng Bible, pero hindi pa yung toro, yung talagang masasabi mong ano, palaging nagbabasa. Ay, ang unang kaalaman ko, 12 na kagad sila na tinawag
So ngayon, nauunawaan natin na isa-isa pala silang tinawag at may batch, no? Ngayon, ito ay karagdagan, si Mateo. Since ang pinag-aaralan ngayon natin, ang aklat, ay si Mateo din ang nagsulat, no? So, hindi lingid sa kanya na isulat yung pangalan niya dahil nung pinag-aaralan natin ang Synoptic Gospel, ang unang layunin ng Biblia na ito, na aklat ng Mateo, ay para sa mga, saan? Sa mga, sa anong lahi? Sinulat ni Mateo ito. Sa mga Hudyo, yan. Thank you, may nakakaalala pa. So, sa mga Hudyo, ang focus nung ano, ng aklat ng Mateo, kasi ayaw nga tanggapin ng mga Hudyo na si Jesucristo ang ano eh, ang tagapagligtas. Alam nyo ba, hanggang ngayon, yung sobrang pag, tawag nito, yung mga, sa Judaism, may existing pa ngayon, pag nagpa-publish sila, naglalabas sila ng ulat, sa kanilang article, di ba tayo may article tayo, no? Pinangungunahan ni kapatid na Arlene, tapos na kayo ay contributor sa article na yon. May article din ng mga Judaism, at sa paniniwala nila, hindi nila pwedeng tawagin ang Panginoon. Wala silang, ganun ang paniniwala nila. Kaya pag nakabasa kayo ng article ng Judaism, kung matitignan nyo at i-search nyo sa internet, sa mga snapshot ng mga kanilang article, ang spelling ng God nila is G space tapos D. May English version na yon. Hindi nila mabuo kasi ang pananaw nila, hindi sila katanggap-tanggap, no, na magsabi. Yun ang paniniwala. Actually, maling, ano yun eh, maling pagkakaintindi. Pwedeng-pwede. Ang Panginoon, never siyang ano eh, di ba? Nagsabi na hindi mo pwedeng banggitin yung pangalan ko. Pwedeng-pwede natin banggitin. Huwag lang natin siyang ano, yung kalang kabulaan. Do not take the name of the Lord in vain. Nasa sampung utos yan. Pero, nais ng Panginoon, yan, na mailathala siya ang pangalan niya at ganoon din ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, dito sa istorya natin, nadaanan ng ating Panginoong Hesukristo si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. At sinabi niya sa kaniya, sumunod ka sa akin, at siya'y nagtindig at sumunod sa kanya. Napakabilis kaagad ng istorya. Ang tao minsan nagre-reason out, ba't kaya siya sumunod kaagad? Yun ang unang tatanungin nyo eh. Ano pa ang mga nangyari? Well, si Jesus Christ yan eh. Makapangyarihan yan. Yung thought, yung salita, yung gawa or marami pang nangyari siguro dito before that, hindi ako nag-doubt na ano yan, no? Na hindi, kumbaga, may istorya na tumanggi si Mateo. Sumunod kaagad siya. Ngayon, isa-isahin natin, no? Ang lugar ay Galilea pa rin. Mamaya, makikita natin sa ibang aklat. At yung nakaupo sa paningilan ng buwis, nung panahon po kasi ngayon, may mga office yan nasa labas. Siyempre, maunlad na ngayon ang, ano, ang kapanahonan natin. May opisina na ngayon ng ano, BIR. Yan. Actually, BIR yung, ano, yung pagdating sa mga buwis, sa mga taxes. Ngayon, dito, ang mga Hudyo, which is si Mateo ay Hudyo, siya ay nagtatrabaho sa anong gobyerno? Hindi siya nagtatrabaho sa Jew government. Siya ay nagtatrabaho saan? Sa Roman. Yes, sa Roman Empire. Ngayon, ang setting noon sa panahon noon na kapag ikaw ay maniningil ng buwis, ang nire-require lang ng Roman Empire, magbigay ka lang. Basta, sasabi ng Roman Empire, utos ni Julius Caesar, sabi natin, ito, ang masisingil mo ngayon, 10,000. Kasi wala mga listahan yung mga yan eh. Kahit na yung mga Roman Empire, na sila ay hawak nila ang Israel, yung mga detalye, hindi nila yan tawag dito na scrutinize o yung specific. Basta ang nire-require lang niya, ito, bawa si Mateo, basta kailangan makasingil ka ngayong araw na to 10,000. Yun ay bigay mo sa akin. Ngayon, normally, ang mga tax collector noon sa istorya na to, nakakasingil lang sobra yan. Sobra-sobra. At yung sobra, sa kanila na yun. Regardless, no, basta ibigay lang nila yung hinihingi ng gobyerno ni Julius Caesar. So makikita natin noon na talagang ang tingin na noon pag ikaw ay sa panahon na to ay maniningil ng buwis, ganyan ang perception.
lifestyle. Ganyan ang kagawian. Kahit naman ngayon, di ba, sa taksabiyaya, may ganyan din. May mga balita na pinapatay din yung mga empleyado, officials ng BIR. Kasi, ano eh, may mga issue behind that, no? Ngayon, custom, lalo na ang custom, ganyan-ganyan lalo. Kasi, ano yun eh, kadungisan na lahat ng yan eh. Dahil marami sila nakikita, yumayaman sa customs, yumayaman sa BIR. So, yan lang, living proof na, na totoo ang Bible, no? Makikita natin dito mamaya na talaga namang kinaiinisan ng mga tax collector na yun. But dito sa isang story na ito, sa isang sitas na ito, sa isang verse na ito, makikita natin yung isang napakagandang balita na si Mateo ay sumunod. Verse 10, Pastor Eugene. At nangyari, nang nakaupo siya sa pagkainan sa bahay, narito ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Okay, so makikita natin dito na hindi lang isa, madami, no? May invitation dito, mamaya makikita natin kung kaninong tahanan pumunta ang ating Panginoong Hesus Kristo. Basta for now, ito muna. At nangyari na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, at malalaman natin kung anong bahay yun, narito ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan dahil nakita nila si Mateo. At sumunod sila marahil at sila ay kasama or invited dun sa salo-salo na yon, no? Ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Okay, sino yung mga alagad na existing na naaalala nyo so far? Nakasama ngayon ni Jesus Kristo dito sa istorya natin. Si Pedro, si Andres, si Andrew, si Nathaniel, si Santiago, si Felipe. Yan. So, meron pa ba? May nakalimutan pa ba tayo? Wala na. So far, lima. Lumalabas, pang-anim na si ano, no? Pang-anim na si Mateo. Yan. Okay, next. Verse 11. At nang makita ito ng mga Pariseo, ay sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Okay, so ganyan kaagad ang challenging question. Kayo ba na-experience yun na tanungin kayo ng mga challenging questions sa inyong ano, inyong buhay, sa inyong experience? Dahil ako, maraming ano, nasi-share ko minsan sa inyo yung mga challenging question eh. Kasi yung mga challenging question na yan, yung mga taong gustong magsaliksik, yung iba naman gusto talagang man-challenge, mampahiya. May dalawang ano, may dalawang klase ng tao na nagtatanong. Ang una, gusto niyang hanapin yung katotohanan sa kanyang puso, no? May sincerity, malalaman 'yun eh, madaling maramdaman. Minsan naman may magtatanong, gusto lang niyang mag-question, gusto lang niyang meron na siyang pinaninindigan, gusto lang niyang i-challenge. At dito sa pinag-aaralan natin, isa itong mga ito. Kasi sarado ng isip nitong mga 'to, Pariseo, Saduceo, at iskriba. Pero hindi po lahat. Ano, mga minamahal na kapatid? Hindi lahat. Pero may mga iilan dito ang siyempre na makakasunod sa ating Panginoon at tatanggap. May mga matututunan tayong mga aral dito. Pero in general, itong mga Pariseo, Saduceo, mga iskriba, mga zilot, yan, mga lahat yan, karamihan sa kanila, ay sarado na ang pag-iisip pagdating sa salita ng Panginoon. At dito, yun ang una nilang tanong. Bakit pakikisalo? Kung yung ang inyong guro eh, no? Na kung yan tinatawag na Misaya, kilalang kilala na, sikat na sikat ng ating Panginoong Hesus Kristo, ay nakikita ang kasama ng mga makasalanan. So ngayong pinag-aaralan natin, ibang senaryo to. Ang Panginoon ay nagpagaling na ng mga may sakit, iba-ibang kapansanan, nagpaalis na ng masamang espiritu. Ngayon naman, meron ditong mga makasalanan. At isa dyan si Mateo at yung mga kasama pang maniningil ng buwis. Verse 12. Datapwat nang ito'y marinig niya, ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Okay, ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo dito ay hindi sakit ng physical. Alam naman natin. Ang sinasabi ng Panginoon dito, matalinhaga ang salita ng Panginoon at ang ibig niyang sabihin dito ay yung sakit sa kaluluwa na hindi nakakaalam ng katotohanan na yung ginagawa nila mali.
maaring iba sa kanila, alam nila na ginagawa nila mali, pinagpapatuloy nila. Yung iba naman, kinokopya yung mga pagkakamaling yon dahil mabuti. Nakakumikita sila ng malaking pera na hindi nila pinagpapagalan, ngunit mali ang pamamaraan. So, lahat yon ay may sakit spiritually. Hindi yan sakit sa kalamnan o physical, kundi yung sakit sa kaluluwa. At ang Panginoon ay dumating para dito sa mga nagkakasakit na ito. Sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Verse 13. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Okay. Ang Panginoong Heso Kristo, nakakabasa ng damdamin, nakakabasa ng puso at kaisipan. At ang mga eskriba, pariseo, saduseo ay kinukonsider ng mga matatalinong tao. May mga natapos, matataas ang credential, matataas ang matatayog ang kanilang mga posisyon. At dito, hinayaan ng Panginoon, sabi niya, datapot magsihayo kayo at inyong pag-aralan. Kasi kung magaling kayo, pag-aralan nyo, sabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano ang kahulugan nito? Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Alam niyo, napakaganda ng sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo. At yan din naman ay hinango niya sa Old Testament, sa hawak niyang salita. Basahin natin yung Hosea. Nasa Hosea, no? Layo. Hosea chapter 6, verse 6. Yan. Pakibasa nga po ng unang makakita. Hosea 6:6. Sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan at hindi hain, at ng pagkakilala sa Diyos higit kaysa sa mga handog na susunugin. Ayan. So, yung isipin nyo, no? Diyan, ang alam ng ating Panginoong Heso Kristo ay naisulat na yan. Sabi rito, for I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. Ah, diba? Napakaganda. Yung awa ng Panginoon ang nangingibabaw para sa mga makasalanan, no? Itong mga mapagpalalong pariseyo, saduseyo at mga eskriba, walang alam kundi kung ano yung nakasulat, magkaloob na ipinapakita sa mga tao na sila ay gumagawa ng ganun. Pero malayo sa kanilang puso, wala yung awa, wala yung tinatawag nating mercifulness. No? Ang Panginoong Heso Kristo, yan na kasi ang nais niya, na magkaroon tayo ng ganun pakiramdam, na magkaroon tayo ng awa sa mga makasalanan, lalo na yung mga hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon. Pero yung mga nakakarinig, mga paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan, nagbabago, mamaya makagawa na ng kasalanan, magbabago, mamaya makagawa na ng kasalanan, mga makailang ulit na talagang napakadami na, kahit naman ng Panginoon, may timeline pagdating sa ganyan, no? Ang kanyang awa ay siyempre exceptional, pero siya ang nakakaalam kung hanggang kailan niya ihinto na yun. May ano ang Panginoon eh, mayroong perfect time siya. Pero para sa atin, yun ang gusto niyang matutunan natin sa hapong ito, ang patuloy na magkaroon ng maawaing puso yan, sa mga makasalanan. Kaya nga tayo nagpapatawad, mga minamahal na kapatid, kasi part yun ng mercifulness. Kaya nga rin tayo pinapatawad ng Panginoon kasi tayo ay marunong magpatawad. So tatandaan natin, magpatawaran, move on, magpatawaran ng buo, ng totoo. At yan yung pagpapakita ng tunay na mercy. Okay? May katanungan po ba? Tutungo na po tayo sa aklat ng Lucas. Sa Marcos. Kung wala pong katanungan, tayo po ay pumunta na sa Marcos Kapitulo 2. Same story. Marcos Kapitulo 2, versikulo 13 o 13. 13 hanggang 17, mga minamahal na kapatid. Mark chapter 2, 13 to 17.
Si Sister Michelle naman ang magbabasa. Marcos chapter 2 verse 13. At muling lumabas at naparoon siya sa tabi ng dagat at lumapit sa kanya ang buong karamihan at sila'y kanyang tinuruan. Okay. So dito nangangaral lang ating Panginoon along, kaya nabanggit ko na nasa Galilee pa rin naman talaga sila. Nandun yung Sea of Galilee. Sina sa kanila yun, na dagat na yun kahit maliit. At doon ang ating Panginoong Heso Kristo ay nangangaral. Verse 14. At sa kanyang pagdaan ay nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa paningilan ng buwis at sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin, at nagtindig siya at sumunod sa kanya. Okay, tignan natin ang another name, diba, si Pedro. Ilan yung pangalan ni Pedro? Halos tatlo, no? Sa English, Peter, tapos may Cephas, ano pa isa? Simon, Simon Peter. So dito mga minamahal kapatid, makikita natin ang equivalent name ni Matthew. Siya rin ay tinatawag na Levi o Levi o kung paano nila yan ay napopronounce. So meron siyang ibang name. At dito, hindi contradict ito. Ito marami na naman magsasabi. Kung contradict yan, mali yung naisulat. Hindi po. Si Marcos, yun ang pagkakakilala niya kay Mateo eh. Yun ang pangalan niya kilala. Parang kayo naman, di ba? Sa mga kaibigan nyo, katulad ng binanggit ko, iba-iba ang katawagan sa inyo. Nicknames at yung full name, depende, ano, even yung mga teacher nyo. Minsan tinatawag kayo sa apelido, mas madali kayong matandaan sa apelido. So hindi yun contradict dahil yan po talaga ay normal na nangyari. At mamaya makikita natin si Lucas, ganyan din ang pagkakakilala niya, yung pangalan na Levi. Pero si Mateo, kasi tatanungin, kapatid na John, paano mo nalaman? May biblical ba? Yes. Si Mateo, ang siya nagsulat ng aklat ng Mateo at nilagay niya yung pangalan niya doon na Mateo. At yung nakakakilala sa kanya na dalawang alagad, nakasama niya doon si Marcos, si Lucas hindi, nagsaliksik, Levi naman yung pagkakakilanlan sa kanya. So walang contradiction po doon, mga minamahal na kapatid, na I hope nauunawaan po ng lahat. Ay nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Same. Siya yung nakaupo doon. At sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At nagtindig siya at sumunod sa kanya. So dito sa verse na to, yung name at saka yung tatay. Ano? Yun lang yung nadagdag dito sa aklat ng Marcos. Verse 15. At nangyari na siya'y nakaupo sa pagkain sa kanyang bahay at maraming maniningil ng buwis at mga makasalanang nagsiupo kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad, sapagkat sila'y marami at sila'y nagsisunod sa kanya. Okay, dito sa verse na to, pinapakita yung gravity kung gaano karami yung tao. Talagang marami. Ano? At nangyari na siya nakaupo sa pagkain sa kanyang bahay. Ayan. So alam na ngayon natin kung kaninong bahay nagpunta ang ating Panginoong Heso Kristo. Ito ay bahay ni Mateo, ni Levi. Alam nyo, hindi nakakapagtaka na magkasya yung madami doon. Kasi mayaman si Mateo. Marami siyang nakulimbat na pera. I mean, kasyang-kasya. Hindi lang naman itong istorya na ang Panginoong Heso Kristo ay nakisalo kay Zacchaeus, di ba? Ayan, ganun din sa tahanan ni Zacchaeus. So ngayon, yung bahay na kanilang pinagsasaluhan ay tahanan ni Mateo o ni Levi. Verse 16. At nang makita ng mga iskriba at ng mga fariseo na siya'y kumakain kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis, ay nagsipagsabi sa kanyang mga alagad, ano ito na siya'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Okay, thank you. So dito, nadagdag lang yung mga eskriba dun sa Mateo kanina, nakapokus sa mga pariseo. Pero again, hindi yung contradict. Kasi yan ay kanilang pananaw at ng kanilang mga napag-aralan based sa guidance ng ating Panginoong Diyos. Last verse, 17.
At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Amen. Ayan. Okay, so makikita natin diyan na similar and ano no, parehong-pareho yung pagkaka-explain din sa Mateo. May katanong. Sige po, pakibigay po ang mikropono kay Pastor Chito. Habang tatanong si Pastor Chito, batiin ko lang po yung ating mga... Tatanong ko lang po kung sino yung tinutukoy niyang mga matuwid. Kasi kasama niya ang mga makasalanan. Ito po ba yung mga Paraseo at Saduceo? Yung matuwid po? Oo. Wala pong matuwid doon. Wala pong matuwid okay. Doon sa... Sinabi niya po na ako hindi tumawag na punta para sa mga matuwid, kundi sa para sa mga... Okay, may sakit po. May sakit pala. Opo. Para sa may mga... Ganun na rin po yun, sa mga makasalanan. Opo. Kumbaga, ang priority po niya yung mga makasalanan. Kaya po niya sinabi yung matuwid para meron siyang makumpare na kinakailangan niya na doon siya mag-focus sa mga makasalanan. Pero hindi po nangahulugan na nagbanggit siya ng matuwid, eh may matuwid doon. Lahat po doon makasalanan. Tayo po kasama rin doon. No? Tayo po ay makasalanan. Makikita lang naman natin ang dinideclare ng Panginoon sa Biblia na matuwid. Katulad nila Job, nila Abraham. Yan. Eh wala po yan sa lamesa. Wala po yan sa mga time na nandoon. Even yung mga apostol niya. No? Ang tanging matuwid doon ay si Jesucristo lamang. Siya lang yung matuwid doon. Pero kailangan niyang banggitin yon para maintindihan nila na lahat ng nandoon ay may sakit. No? At siya ay nagpunta doon para sa mga makasalanan, sa may mga may sakit na yon. Pero hindi po nangangahulugan na ano, may matuwid po doon. Para lang po ma-picture out nila ang distinction o pinagkaiba ng kayong mga makasalanan, kailangan nyo ako. Dahil yung mga matuwid, hindi na. Natagpuan na nila yun. Eh. Sila Abraham, sila Job, natagpuan na nila yung Panginoon. Eh matuwid na yun. Mga propeta, na mga namatay sa Panginoon. Yan, eh. Yan yung mga kinukonsider nating mga matuwid. Even si Haring David. Ang hindi lang si Haring Saul, si Haring Solomon. Yan. Yung mga nakakalungkot na istorya na hindi kinikilala ng Panginoon na naging matuwid hanggang sa huling hininga nila. Kaya ngayon may meron na tayong ano, napakagandang idea, napakalaking idea, napakalaking advantage mga minamahal na kapatid na nalalaman ngayon natin 'to. Dahil tayong mga may sakit spiritually, gusto ng Panginoon unti-unting gumaling, unti-unting bumuti. Yan. Maraming salamat po sa katanungan ni Pastor Chito. Maganda po 'yon. Para maunawaan nila na nagsabi ang Panginoon diyan ng matuwid, pero ang totoo wala doon, wala ni isa doon bukod kay Jesucristo, syempre po. Okay, teka lang, babatiin ko nga pala no yung ating mga kapatid habang sila sister may karagdagan. Sige, habang may pakiabot po ng mikropono, mapagpalang araw kay kapatid na Junel, kay Sister Det, Sister Genesis, kapatid na Larry, si Sister Paz, si Pastor Daniel, at mga kapatiran pa na nakatutok ngayon na malamang na hindi lang makabati, pero ano. Okay, si... Yung minabasa po kasi ang verse sa Malakias 3:18, sabi po dito, kung magkagayoy, manumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama. Yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya. Okay, tama po yon. Salamat sa dinagdag. So yung mga matutuwid, yung naglilingkod sa Panginoon. Ngayon, dumating ating Panginoong Hesukristo, ituturo niya yung tamang paglilingkod. Yan. Dahil maraming nakalimot kung paano paglilingkuran ng tama ang ating Panginoon. Pinaglilingkuran naman ng mga eskriba eh. Wala namang ano dun eh. Walang question doon. Pinaglilingkuran naman ng mga eskriba, Pariseo, ang Panginoong Diyos. Pero mali, may mga maling way. May sakit nga sila. Okay, so thank you sa inyong mga katanungan at kayo din sa karagdagan. Tayo po ay magpapatuloy na sa Lucas. Punta po tayo sa Lucas kung wala pong katanungan at may karagdagan.
chapter 5 po tayo, verse 27. Luke chapter 5, verse 27 hanggang 32. Yan po yung ating counterpart nitong ating pinag-aaralan sa dalawang aklat na. Ngayon na kay Lucas na po tayo. Pakibasa si Pastor Briggs, verse 27. At pagkatapos ng mga bagay na ito, siya'y umalis at nakita ang isang maniningil ng buwis na nagngangalang Levi na nakaupo sa paningilan ng buwis at sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Okay. So this story connects dun sa huli nating pinag-aralan nung Sunday about dun sa gumaling na paralyzed, no? Sa paralisadong lalaki na binuhat pa ng mga kakilala niya at pinagaling na ating Panginoon. So it proves na ito ay nandyan pa rin sa Galilea. So pagkatapos ng mga bagay na ito, siya'y umalis na, no? At nakita ang isang maniningil ng buwis na nagngangalang Levi o Levi na nakaupo sa paningilan ng buwis at sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. And verse 28. At iniwan niya ang lahat at nagtindig at sumunod sa kanya. Okay, mas malinaw, mas maklaro na yung pagsunod ni Mateo, iniwan niya yung post niya, yung trabaho niya. Iniwan niya para sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. So, sa hindi mga books kanina sa Matthew at saka sa Mark, hindi nabanggit doon talagang iniwan niya yung lahat. I mean, ano ba yung lahat na ito? Trabaho, pamilya, at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ko, malalim ka agad yung connection ni Mateo sa ating Panginoong Hesukristo. And truly, may mga ganyan pa rin na tao existing. Meron din ganyan na hinahaplos ng Panginoon na abrupt yung kanilang desisyon, yung kanilang pagpili, yung pagpili nila sumunod sa Panginoon ay talaga namang one time, big time na tinatawag. Lahat iniwan. Maganda yung trabaho niya, maganda yung kinikita niya, pero kung siya'y nabubuhay sa kasalanan, tingin ko walang kapayapaan to. Walang, kasi ano yun eh, yan ang general na turo sa Bible, sa Ecclesiastes. Kahit ba, nasa iyo na lahat, di ba? Sabi nga ng banal na kasulatan, nasa iyo na yung lahat ng yaman sa mundong ito. Pero kung ang kaluluwa mo naman ay mapupugnaw, anong magandang dahilan para magkaroon tayo ng mga ganun? Pero kay Mateo, iniwan niya lahat at nagtindig at sumunod sa kanya. Verse 29. At siya'y ipinagpiging ng malaki ni Levi sa kaniyang bahay at lubhang maraming maningingil ng buwis at mga iba pang mga nagsalo nila sa dulang. Okay, so yun, mas malinaw na naman ulit dito na kaniyang bahay na ngayon, no? Talagang specific na kay Levi na yung tahanan na kanilang pinuntahan at napakaraming maniningil ng buwis at mga iba pa. So hindi lang yung mga maniningil ng buwis at iba pang mga nandoon, kamag-anak, kaibigan. Verse 30. At nangagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga eskriba laban sa kaniyang mga alagad na nangagsasabi, bakit kayo'y nagsisikain at nagsisiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Ayan, so same kung ano yung nasa Marcos, nabanggit yung eskriba at Pariseo. At ito yung tagisan ng alagad, no? Alagad ng ating Panginoong Hesukristo at yung mga Pariseo at mga kanilang mga eskriba. So dito makikita natin na itong mga Pariseo, may mga kanilang mga eskriba, may mga kanang kamay sila siguro, may position, yan. Verse 31. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Okay, same. Parehong-pareho lang po. Verse 32. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Ayan, ito yung merong mas naging clear pa lalo, makasalanan sa pagsisisi. Full repentance po ito. Ano po? Hindi lang yung nagsisisi ka, umiiyak ka at masabing nagsisisi ka na
Unang step pa lang po ng pagsisisi ng kasalanan, yung acceptance. Pag sinabi kasi natin na talagang confession, part pa rin yan eh. No? Pag yung sinabi mo talagang ikaw ay nagsisisi, ang banal na kasulatan, pinapaliwanag niya na hindi mo na uulitin in full, yung full na pagtalikod sa lahat ng kasalanan. Yun ang gusto ng Panginoon pag naintindihan natin yung pagsisisi sa Bible. Minsan kasi, pag nakikita natin sa mga palabas, nagsisisi na ako, umiiyak siya eh, no? Hindi pa yun talaga totally pagsisisi. Wala pang, maaaring nag-confess siya, pero wala pa rin yung totally surrender, pagtalikod, at yung hindi na mauulit. Yun po yung kabuuan talaga ng salitang pagsisisi. Hindi lang ito yung pagtangis at feeling guilty. Yan naman yung mga normal eh. Magigilty ka, iiyak ka, then i-accept mo yung kasalanan mo, then i-confess mo yung kasalanan mo sa Panginoon, sa kapatiran, kung kanino ka man nagkasala, and then yung panlima, hindi mo na siya ulitin. Yung po yung buong kabuuan ng pagsisisi. Hindi lang siya talaga nakikita sa sa acceptance lang or yung pagluha lang. Okay? So, yun po yung ating kabuuan ng isang part ng pinag-aaralan natin. Dahil susunod po, tayo ay jajump sa susunod na istorya. Pero I believe, kadugsong lang na itong istorya na to. Balik ulit tayo sa Mateo. Natapos tayo sa chapter 9. May katanungan po pala mga kapatid. Check ko lang sa mga kapatiran natin sa... Okay, wala naman sa ating... may katanungan. Pakiabot nga po. Ayan, salamat. Yung mga iba pong si maniningil na buwis na convert po ba? Naniwala rin po sa Panginoon. Kung yung mga maniningil ang buwis, I believe, meron. Kasi sa mga susunod na darat ng mga istorya natin, talaga namang ang dami nang sumusunod sa Panginoon. Ang dami na. Bukod pa doon sa nangaral siya, ginamit niya yung Beatitudes, ang dami ng mga nagsisunod, di ba? Nadagdagan pa ito, mga minamahal na kapatid, na itong mga nagsisisunod. Naalala ko, yung pinakain ng Panginoon, dalawang batch sa istorya na pinakain niya ng tinapay at isda. Dalawang batch yun eh. May una, 5,000, sunod may 4,000. Marami ng taga-sunod. Sa istorya, wala tayong makikita. But I do believe na may na-convert. Unang-una, malaking conversion na yung kay Mateo. Wala pa dun sa bahay. And then, ginamit ng Panginoon, may mga alagad, nandun. Meron, hindi ko lang masabi siyempre yung exact numbers. Pero ang isa, malaki na yun para sa Panginoon. Sabi nga, di ba, iiwanan ng pastol yung 99 eh. Masagip lang yung isa. Kasi yung 99, matuwid na yun eh. Nasa na yun, nasa pangangalaga na. Pwede na ang hayaan ng Panginoon at hanapin niya ngayon yung maliligaw, yung makasalanan, yung isang yun. At ilang anghel sa langit ang nagdiriwang sa isang nakukonvert, mga minamahal na kapatid. Ganun ka-importante sa Panginoon. Kaya nga si Haring David, nagtanong siya, gaano ba kami ka-importante? Kasi nakita ni Haring David, kung gaano kaliit ang tao, kung gaano napakalaki ng kalawakan at ang bilang ng mga bituin, pag samasamahin mo yung buhangin sa kalupaan, hindi mapapantayan. Tapos, tayo na sobrang liit, sabi ni Haring David sa Panginoon, gaano kami ka-importante sa'yo? Ngayon, naintindihan natin na napaka-importante tayo sa Panginoon dahil nilikha niya tayo upang makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. Okay. Salamat sa katanungan ni Pastor Paul. May na-convert. Ako po ay naniniwala. Pag si Jesucristo ay nandoon ba, talaga namang mayroong sigurado, mayroong tatalima sa tawag ng ating Panginoon. Pero yung eksakto kung ilan yan po ay isa sa mga napakahirap sagutin. Hindi ko po yan masasagot, mga minamahal na kapatid. Okay, next. At nasan tayo? Mateo chapter 9. Matthew chapter 9. Chapter 9 verse 14 hanggang 17. Ito yung continuation ng Yan, ito yung continuation ng istorya. Hinati ko lang po sa dalawa pero same, nandun pa rin sila, yung scenario, nandun pa rin po. Nababasa niyo po ba, Brother Heron? Skip muna po. Kaya po. Verse 14. Nang nagkagayoy,
nagsilapit sa kanya ang mga alagad ni Juan na nangangagsabi, bakit kami at ang mga Pariseo ay nangangayunong madalas sa dapat hindi nangangayuno ang mga alagad mo. Okay. So, hindi na ito Pariseo, hindi na ito Pariseo, Saduceo, Eskriba. Alagad to ni Juan Bautista. Si Juan Bautista sa istorya natin ay nakakulong na po sa pinag-aaralan natin ngayon. At ngayon, siyempre, sila, mga ano sila eh, tagasunod, alagad nila. So, sumusunod pa rin naman sila kay Jesu Cristo. Pero nandun yung learning, nandun yung nagtatanong. No? At ito yung isa sa mga katanungan ng alagad ni Juan Bautista na lang sabi, bakit kami at ang mga Pariseo? Kasi nakikita rin niya yung mga Pariseo na ganun. Pero kung may papipiliin ako na mas matuwid dito, abay, medyo okay-okay yung mga alagad ni Juan Bautista. No? Kasi sila ay naturuan ng ating Juan Bautista. Dito, makikita natin, nakikita nila yung ginagawa rin ng mga Pariseo. Ay nangag-aayunong madalas, datapot hindi nangag-aayuno ang mga alagad mo. Sabihin, hindi to one time na nakita, sinusubaybayan. Sinusubaybayan ng mga alagad, lahat ng Pariseo, hindi na lingid yun. Talagang tinitinig at minamatsyagan at hinahanapan nila ng butas para masukol nila, yung tinatawag na word na yon, na kumauhuli man nila. Pero itong mga alagad ni Juan, ang perception natin dito, maganda naman yung katanungan. Kaya nga sabi ko sa inyo, makikita natin yung tao na merong sincerity sa pagtatanong. At isa ito sa mga alagad ni Juan Bautista. Kasi sila ay tinuruan ng pag-aayuno o yung tinatawag nating fasting. Napag-aralan po natin yung fasting, mga minamahal na kapatid. Dahil yan ang ginamit ng ating Panginoong Heso Kristo nung siya ay nasa ilang, nung siya ay tutuksuhin ng Diablo. No? Lahat yun, pinagandaan niya sa pamamagitan ng pag-aayuno o fasting. So yung fasting, review lang po tayo, walang ano yan, specific kung gaano karami. Basta nagagawa mo. Sa panahon po nila, nabanggit dyan sa gawa, kung hindi ako nagkakamali. Twice a week, may mga nagpa-fasting. Sabihin, hindi sila kakain talaga ng, sa araw na yon. Dalawang beses sa sanglinggo silang nag-aayuno. Sabi nga dun dalawang beses sa sanglinggo kami nag-aayuno. Yun yung pinagmamalaki nila, yung pag-aayuno. At dito naman sa mga alagad ni Juan, nagtatanong lang naman sila bakit hindi nag-aayuno o hindi nagpa-fasting yung mga kasama ni Jesu Cristo, itong mga disipulo na to. Next po, Brother Heron, sa verse 15. At sinabi sa kanila ni Jesus, nangyari bagang nangangalukha ang mga abay sa kasalanan. Sa kasalanan. Samantalang ang kasintahang lalaki ay kasama nila. Tadapwat, darating ang mga araw na ang kasintahang lalaki ay aalisin sa kanila. At kung magkagayoy, kung magkagayoy nangangayuno sila. Okay. At sige po, tuloy niyo po verse 16. At sino may hindi nagtatagpi ng bagong kayo ay damit ay luma sapagkat ang tagpi ay bumabatak sa damit at lalong lumalala ang punit. Okay. Ay tuloy na rin po natin yung last verse. Hindi rin nagsisilid ang bagong sa alak sa mga balat na luma. Sa ibang paraan ay nangangapo putok ang mga balat at nangabubo ang alak at nangangasira ang mga balat kundi sinisilid ang bagong alak sa mga bagong balat at kapwa na sisilagal tagal na sisitagal. Ayan, salamat po. Maraming salamat, Brother Heron. Si Brother Heron, alam nyo naman, minsan sabi nyo, nahihirapan siya magbasa, pero binibigay niya yung best niya na mabasa. Nasundan nyo po, mga minamahal na kapatid, may katanungan po ako sa inyo rito. Itong sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo,
Ito po ba ay allegory o parable? Narinig niyo na po ba yung salitang allegory o allegoria? Yung allegoria, ano yun? Same na explanation, fiction. Gumagamit ang Panginoong Hesukristo rin ng ano, ng fiction event para ma-picture out niya yung spiritual meaning. Katulad nung kay Lazaro at doon sa mayaman, no? Doon about sa Hades, about doon sa si Lazaro na naghihirap sa mundo at nung namatay, siya ay nandoon sa ano, sa paraiso, habang yung mayamang lalaki na makasalanan ay nandoon sa Hades. Yun po ay isang pagpapakita ng allegoria, na yun po yung fiction na story na nagpipicture out ang ating Panginoong Hesukristo para maintindihan natin. Ngayon, yung parable naman, it's a two-way actually. May partly fiction siya, pero merong ano, ano yun, Pastor Eugene, pinagkaiba ng allegory sa parable. Ayun, yung mic. May ano? May hidden meaning. Ang hidden meaning yung ano, ha? Yung allegory ang may hidden meaning. Kasi ano yun eh, talagang hidden pa siya, katulad nun, yung pag namatay, ano ba talaga yung magiging ano, yung picture out, no? Hindi eksaktong ganun, pero may hidden meaning doon. Pero yung parable, yun yung may mga, yes, life lesson, moral values, na either pwede rin maging fiction siya. No, kasi katulad nung sa ano, sa mga buto sa dawag, di ba? Parang nagkakaroon ng buhay yung istorya. Fiction din yun eh. Pero kasi malinaw yung pinoportray na istorya. Yung prodigal son, ganun din. Parable din siya. Kasi pwedeng mangyari, no, na merong moral value, moral lesson, spiritual value. Ang allegory, merong hidden meaning. Meron pa siyang malalim na kahulugan. So ngayon, ang katanungan ko, dito sa binanggit ng ating Panginoong Hesukristo, ano ba to? Allegory o parable? Parable. Okay. Mamaya, tunghaya natin. Sa pagdating sa pag-aayuno, ang binabanggit dito, no? Bakit hindi sila nag-aayuno? Ang sabi ni Hesukristo, mangyayari bagang mga gluk sa ang mga abay sa kasalan samantalang ang kasintang lalaki ay kasama nila. Alam nyo, kahit nga sa baptism, hindi na sila require kung tutusin eh. Kasi, nandun na si Hesukristo eh. Di ba? Isipin mo, yung inaasam natin na makasama natin sa buhay na walang hanggan, pansamantala na nandito sa mundong ito, sa istorya na ito, kasama na nila. Whole package na po yun, mga minamahal na kapatid. Pero hindi ibig sabihin, excuse na sila na hindi manalangin. Tinuturuan niya ng Panginoon eh. Pero itong mga specific na ito, in-exempt ng Panginoon. Yung bautismo, habang sila ay kasama, hindi yan kinakailangan nila. At itong pag-aayuno. Kasi ang explanation ng Panginoon dyan, bakit pa magluluksa yung ano, yung mga abay sa kasa, samantalang ang kasintang lalaki kasama na nila. Dapat darating ang mga araw na kasintang lalaki ay alisin sa kanila. So ito na yung sinasabi ng ating Panginoon na siya ay ipagkakalob niya ang buhay. Kung magkagayon, mag-aayuno sila. Ayun. So wala nang exemption doon. Kaya sige po, Pastor Chito, may katanungan po. Paabot po ng mikropyo. Tukoy po ng Panginoon dito ay siya po, siya mismo. Opo, tama po. Ang tinutukoy niyan, siya po. Opo. Yung nagbibigay lang siya ng ano, ng parable ng kahulugan diyan. Tama po. Okay. Yun po yung ano doon, tawag dito. Kasagutan po doon na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, siya na yung bridegroom. Yan. Next. May isa pang sinabi. Ang sinabi naman dito ay yung verse 16, at sino may hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa damit na luma sapagkat ang tagpi ay bumabatak sa damit at lalong lumalala ang punit. Yan, parable yan kasi. Actually, existing yung mga pangyayari na to.
na hindi lang siya basta fiction, kundi application sa buhay. Parang ganito yan, pag kayo po may bagong cellphone, di ba, ang sarap bilan ng bagong casing, di ba? Although, doable naman, pwede ka naman gumamit eh, pero parang hindi ka nagagalak, hindi ka natutuwa na may bago kang cellphone, ang mahal-mahal lang bili mo sa cellphone, yung murang casing hindi mo mabili, di ba? Parang kaya minsan, nagtatawanan nga ng mga tao na ano, wala kang load, ang ganda-ganda cellphone mo, wala kang load ah, di ba? May mga ganun pang biruan. Parang ganito rin yan dito, mga minamahal na kapatid. Yung panahon noon, napaka-importante nung ano eh, nung lalagyan ng alak. Parang ngayon may mga lalagyan ng mga tubig ngayon, ano? Ngayon, pag yung alak na 'yon, bago yung laman, bago yung lalagyan niya, ay gagamitin mo yung luma, hindi na siya kasukat eh. Later on, ano yung mangyayari? Masisira 'yon. Ngayon, kahit na lagyan mo ng tagpi, sabi rito, sapagkat ang tagpi ay bumabatak sa damit at lalong lumalala ang punit. Yan. So, yung kautusan, mga minamahal na kapatid, ititignan natin dito sa in-example na ating Panginoong Hesukristo, no? Na nandun na siya. Bagong kautusan. May bago. Dumating ang Panginoong Hesukristo, magkakaroon ng mga pagbabago dyan. Wala pang kataga si Pangulong Duterte ng change is coming. Ang ating Panginoong Hesukristo, yan na yung hinanda niya, yung pagdating niya. Na may mga mababago. Una, tutuparin niya. Tutuparin niya yung mga kautusan. Pangalawa, mapag-aaralan natin na meron siyang babaguhin para sa ganun, lalong maintindihan natin, lalo nating maunawaan kung ano yung nais ng Panginoon. Kasi ginawa na ng Panginoon lahat eh. Gumamit na siya ng mga judge, hari, propeta, revise na ng lahat ng mga kautusan, pinaliwanag na lahat. Di pa rin nila magets. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo na yung final na magpapatupad. So ganun lang ipinoportray ito. Yung kautusan na yon, it's luma. Lumang kautusan na yon. Yung mga pag-aayuno na yun. Bagong ngayon ito, nakasama ang Panginoong Hesukristo. So, mayroong exemption to the rule. At pwedeng gawin ng Panginoon yan. Eh, may authority ang Panginoon. Binigyan ng Panginoon ng authority ng Panginoon Diyos. Yan. At siya ay may otoridad. Okay, jump tayo sa... May katanungan po ba at karagdagan? Tayo po ay dumako sa Marcos. Ganitong istorya din. Mark chapter 2, verse 18 hanggang 22. Marcos kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 22. Sabi po rito. Sino na magbabasa? Si kapatid na Hillary. Yan. Marcos chapter 2, verse 18 hanggang 22. Babasahin ni Sister Hillary yung verse 18. Nangaayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga Fariseo, at sila'y nagsilapit at sinabi sa kaniya, bakit nangaayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga Fariseo? Datapwat, hindi nangaayuno ang iyong mga alagad. Alagad. Verse 19, sige, tuloy mo na. At sinabi sa kanila ni Jesus, mangyayari bagang mga ayuno ang mga abay sa kasalan samantalang ang kasintahan lalaki ay sumasa kanila. Samantalang ang kasintahang lalaki ay sumasa kanila ay hindi sila. Mga ayuno. Hindi sila mag-aayuno. Yan. Tuloy po. Sige, tuloy mo yung verse 20. Datapwat, darating ang mga araw na aalisin sa kanila ang kasintahang lalaki at kung magkagayoy, mga aayuno sila sa araw na yaon. Verse 21. Walang taong nagtatagpi ng matibay na kayo sa damit na luma. Sa ibang paraan, ang itinagpi ay binabatak ang tinagpian. Sa makatuwid, bagay ang bago sa luma at lalong lumalala ang punit. Okay, verse 22. At walang taong nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma. Sa ibang paraan ay pinupunit ng alak ang mga balat
at nabubo ang alak at nasisira ang mga balat, kundi ang alak na bago ay isinisilid sa mga bagong balat. Okay, so malinaw, no? Bago eh. Ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, yan ang bago. Kaya may mga dapat talagang mabago din. Normal yan. At ito, minsan ginagawa nilang contradiction. Sasabihin nila, ang isang katangian ng Panginoon, eh hindi siya nagbabago. Yun, diba? Lagi naman nating ano yan eh, sinasabi. Totoo yan. Isa yan sa mga attributes o katangian. God doesn't change. Kaso, pag sinasabi yan ng mga ganito, may pagbabago, abay, hindi yan naangkop. Mali yung, ano, yung pagpili natin ng tanong doon sa katangian ng Panginoon. Yung buong katangian niya, nung pagiging makapangyarihan niya, yung lahat ng attribute niya, hindi yan nagbabago. Pero anytime, pwedeng baguhin ng Panginoon yung kautusan, pwede niyang i-revise. Pwede yan. Nangyayari yan. Para mas lalo nating maunawaan, maintindihan, at igit sa lahat, masunod. Yun naman ang gusto ng Panginoon eh. Kaya nga dinala niya ng Panginoong Hesukristo para masunod na, magawa na yung kanyang mga kautusan. Okay? Ngayon, punta naman tayo sa Lucas. Sa Lucas naman po, chapter 5, verse 33. Luke chapter 5, verse 33 hanggang 39. Ang magbabasa po ay si Pastor Paul. At sinabi nila sa kanya, ang mga alagad ni Juan ay nangag-aayunong madalas at nagsisigawa ng mga pagdaing, gayon din ang mga alagad ng mga Pariseo. Natapwat ang mga iyo'y nagsisikain at nagsisiinom. Verse 34. Yeah. At sinabi ni Jesus sa kanila, mangyayari bagang yunuhin ninyo ang mga abay sa kasalan samantalang ang kasintahan lalaki ay kasama nila. 35. Natapwat darating ang mga araw at pagka inalis sa kanila ang kasintahan lalaki, kung magkagayoy mangag-aayuno sila sa mga araw na iyaon. Mm-hmm. Verse 36. At sinalita rin naman niya sa kanila ang isang talinghaga, walang taong pumila sa bagong damit at itinagpi sa damit na luma. Sa ibang para ay sisirain ang bago, at sa luma naman ay hindi bagay ang tagping mula sa bago. Yan. So yung kasagutan, yan, nasa Lucas, no? Siya ay talinhaga. So tama po na nagsabi ng talinhaga. Verse 37. At walang taong nagsisilid ng alak na bago sa mga balat na luma. Sa ibang para ay papuputukin ng alak na bago ang mga balat at mabubuo, masisira ang mga balat. Dalawa yung masisira dyan, ano? Yung lalagyan ng alak, mabububo o yung bubog, sunod yung balat. Verse 38. Kundi dapat isilid ang alak na bago sa mga bagong balat at walang taong nakakainom ng alak na laon. Okay. Ay ibig sa alak na bago sapagkat sasabihin niya, mabuti ang laon. Yes. Okay. So, makikita natin na dito sa Lucas, mayroong ano, no? Mga karagdagan na medyo mas lalong nagbigay kalinawan, na mas lalong nag-focus maigi. Na makikita nyo yung na idagdag pa lalo, na na-enhance na masasabi ni Apostol Lucas. Ano? I will do anything new. Kahit nga ang Panginoong Diyos, yun ang kanyang propesiya sa pamamagitan ni Propetang Isaiah. Basahin natin, Isaiah chapter 43. Isaiah chapter Isaiah chapter 43 verse 19. Pakibasa nga po ng unang makakita habang ako ay naghahanap pa. Isaiah chapter 43 verse 19. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Okay, yan. Matalinaga rin sinabi ng ating Panginoon Diyos kay Propetang Isaiah. Behold, sabi rito,
I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Yung mga mukhang imposible, eh, kayang gawin ng Panginoon na bago. Yung mga disyerto na magkakaroon ng dagat o ng river o ng ilog, yung lagusan. Pero dito, yan yung isang propesiya na ang pagdating ng Panginoong Hesukristo ay may mga bago. Katulad nun, yung di na nila kailangan magayuno habang ang kasama nila ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi nga nirequire ng ating Panginoong Hesukristo na sila yung mabautismuan eh. Ano? Pero yung ginawa ng Panginoon na nagpabautismo siya para sa atin yun hanggang sa kapanahonan natin yun. Pero after nyan, ituturo ng Panginoon niya na pag siya ay wala na, ito na yung mga dapat siyang gawin. Darating po tayo ron sa kautusan ng Panginoon nang siya ay paakyat na po sa langit. Pero tayo po ay nagsisimula pa lang sa magandang pag-aaral na ito. So now, ilan po yung ating napag-aralan at ating na-cover sa ating pag-aaral ngayong hapong ito. May katanungan po ba? At may mga nais. Sige, Pastor Paul, may katanungan. Naitanong po kasi sa akin to dati. Sige po. Ko. Yung Old Testament daw, wala na pong visa. Kasi meron ng bagong testament. Totoo po. Ulit, walang visa? Opo, kasi napalitan na daw ng bago. Yung parang ito po yung kinoconnect nila dati sa yung nagtanong sa akin. Okay, salamat dun sa ano, sinishare na katanungan ni Pastor Paul. Yung una, pwede mong ibalik sa kanila yung tanong. Ano ba yung pagkakaintindi mo sa walang visa? Ayun. Kasi para masagot din ng malinaw, isa ngayon yan sa mga natututunan ko ngayon at ano, tulong ng Holy Spirit, is you try to ask din, bakit, ano yung pagkakaintindi nila sa hindi mabisa? No, kasi unang-una, pag yun ang ginamit nila, hindi tayo, ako personally, hindi ako papayag na hindi mabisa yun kasi kaya nga siya nandyan eh. Pero kung sinasabi niya at tanong niya, hindi na utos, yes. Yung New Testament, yun na yung utos talaga sa atin. Yan na yung nakasulat. Yung Old Testament is a reference para dun sa mga utos na may kautosan dyan na ipaliwanag sa New Testament kung paano natin gaganapin. Pero kung ang tanong niya ay hindi na mabisa, ay hindi ako maniniwala dun. Kasi kailangan nandyan yan dahil napakagandang, alam niyo ba yung unang verse pa nga lang eh, napaka-importante na sa Genesis. Nilikha ng Panginoon ng daigdig. Yun yung beginning natin eh. Yun yung beginning ng time natin. Dahil alam natin ang Panginoon, walang space, walang time. Wala, existing na talaga. Eternal ang ating Panginoon. Pero kung pag-aaralan natin history natin, hindi ko pwedeng tanggalin yung ano, Old Testament. Kasi nandyan yung history natin. At kung ang tatanungin niya hindi mabisa, mali rin yun. Mabisa po yan. Kasi alam nyo, pinaghandaan tayo ng Panginoon ng ganyan eh. Kumbaga, in-equip niya tayo sa the teaching na pag-aralan yung Old Testament para maunawaan natin itong New Testament. Pero kung ang tatanong niya, kung ang kautusan na ba na dapat sundunin ay yung Old o yung New, nasa New po tayo. Nasa New Testament po tayo. Ayun po. Ayan. Salamat sa katanungan. Pero yun, ibalik mo rin sa kanya yun. I-challenge mo rin. Ano ba ang pagkakaintindi mo sa ano? Sa walang bisa. Kaya may nagtanong sa akin eh. Ay, wala namang Diyos eh. Paano mo ako mapapaniwala na may Diyos? Eh sige, paniwala mo muna sa akin bakit walang Diyos. Eh hindi naman niya masabi. Sabi ko, bago ko siya sa iyo sabihin kung bakit ko pinaniniwala ang may Diyos. Dahil ikaw muna kasi dyan nagsimula yung katanungan mo eh na walang Diyos eh. Nagkaroon ka na kagad ng kasagutan, walang Diyos eh. Ngayon, paano mo naman nasabi na walang Diyos? Bigyan mo naman ngayon ako ng kasagutan doon para mag-move forward. Minsan, hindi niya masabi. Kaya minsan may mga tanong na very ano lang, challenging. Wala yung sincerity. Yung ganon. Wala. May mga ganon. Pero part yan. Kaya I encourage pa rin mga minamahal na kapatid na if you're in doubt, no, magtanong lagi. Magtanong and God will provide the answer. Lahat naman tayo. Kahit ako, dami ko rin katanungan. Tapos later on, ang Panginoon din ang nagpapakita ng kasagutan. Kaya napakabuti ng Panginoon na nag-aaral tayo. Lalo na pagsama-sama. Ako may mga experience na ano eh. Na akala nyo ba, maupo ako rito. Equip ako, nag-aaral ako. Pero later on, may makikita ako. O nga no,
during ng pag-aaral natin, maraming ganong time na ano, natututo din ako na talaga namang nadadagdaga. At yun ay pinagpapasalamat natin sa Panginoon, yung mga ganon. Ine-enlighten niya tayo during sa pag-aaral ng salita ng kanyang banal na kasulatan. Okay. So yun, may katanungan po ba or ano, naisidagdag? Meron po bang in doubt sa ating pinag-aaralan? So malinaw po ngayon ang ating naging topic ko, yung pagtawag kay Mateo. No? Pero hindi special syempre, kundi sinusundan lang natin yung istorya. At sabi nga, si Mateo naging proud siya na isulat yan at makita ng mga kamag-anak niya o yung kadugo niyang mga Hudyo na siya ay sumunod, no, sa ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga, ang gandang tignan na siya yung sa story na kauna-unahang tax collector na sumunod, no. Hindi alachamba yan kasi may mga nagsunuran niya. At then isa na rin yan si Zacchaeus. Okay? And discussion of fasting, importante rin yung fasting, napag-aralan din natin yan. At katulad na sinabi ko, i-try nyo rin mga minamahal na kapatid. Kahit nga, ang science, di ba? Nagsasabi na napakaganda rin ng fasting. May inilalabas siyang hormones. Pag ikaw ay nagugutom, may mga panlaban din siya sa mga sakit. Meron pala nun na ano siya, parang nasi-shaken up. Yan, yung mga nag-aral ng siyensya. Kaya meron siyang kahalagahan. At di yan gagawin ng ating Panginoong Hesukristo kung hindi yan mahalaga. Hindi nawala yung kanyang focus, nagpatuloy siya. Yan. Marami tayong napag-aralan sa ano, no, sa Synoptic Gospels po. Next Sunday, babalik po tayo sa aklat ni Juan. Yung susunod po nating topic nasa aklat ni Juan. Marami pa, malapit na po tayong dumating sa part 2 ng pag-aaral natin. Kasi yung part 1 po natin yung pagdating ng Panginoong Hesukristo, yung part 2 po yung ano, ito na. Jesus preaching, yung talagang pangangaral niya. Tsaka yung ano yung nilalaman ng pinapangaral niya nung time na siya ay pumupunta sa iba-ibang lugar sa Galilea, sa Samaria, at ganun din sa Juda o sa Jerusalem. Yan. At susunod noon, syempre makukumpleto na yung 12 apostol. Yan. Sunod, Beatitudes. Ang daming naka-prepare po sa ating ano, ano ba tinatawag sa maraming mga mag-ano rito, makakapagtapos ng pagiging teacher. Lesson plan, yan. Alam nyo na yan. Lesson plan. Maraming nakalatag po sa lesson plan natin sa pag-aaral. Ang bilis ng panahon, ano? July na ngayon. Matatapos na naman ng ano. sisilip na si ano. Si Joseph Richard. Okay, so mga minamahal na kapatid, muli batiin ko ang ating mga kapatiran na kasama natin sa online. Share lang natin yung mga sinabi rito ng ating mga kapatid. Ayan. Sabi ni kapatid na Junel na nasa Lucas 9:23, ayun, ito yung ipinakita natin. At sinabi niya sa lahat, kung ang sinong tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili. Ayan. At yung nasa Luke chapter 9 verse 23 na yon, sumunod. Kaya nga si Mateo, tinanggi nga niya yung sarili niya, yung kanyang ano. Pero alam niyo mga minamahal na kapatid, no? Yan ay tawag eh, tawag ng Panginoon yan. May isang challenging na question yan, kailangan ba namin gawin yan, kapatid na John? Na ano? Depende kung yun ang tawag eh. Kung ang tawag sa inyo, talagang mag full time, iwanan yung ano, pwede yun eh. Pero may tawag na, pwede mo namang gawin pareho. You can do your normal daily job habang naglilingkod. Ba, hindi naman masama yun. Hindi necessarily, di ba? Na, ano. Kahit nga yung iwanan yung ano eh, yung kayamanan. Dahil kasi meron tayong istorya noon. Ano? Mali yung pagkakaintindi nila eh. Kasi yung istorya noon, nakapokus dun sa binatang lalaki na mabigat sa kanyang sumunod kung iiwanan niya yung kanyang yaman. Pero minsan yung ibang tao, ina-apply nila na, hindi, kailangan nating iwanan para sumunod sa Panginoon. Nagkakaroon na ng konklusyon. O, di ba, hindi naman kinakailangan. Ang pinapoint out ng Panginoon, besides sa lahat ng ginagawa natin, sa pinagkakaabalahan natin, pinagkakabisihan natin, nag-aaral man tayo, nagtatrabaho man tayo, nasa tahanan man tayo,
nagbablog man tayo o ano pa mang ginagawa ng bawat isa, huwag nating niniwalang bahala yung kautosan na paglingkuran ng Panginoon. Yung pa rin dapat yung main, no? Yun ang nais pa rin na i-portray ng Panginoon. Ngayon, maganda kay Mateo dahil nakita niya na talagang ano eh, pagsisisi rin niya, yung kasalanan niya, yung marami niyang ginawang pagkakasala, no? Nagbago siya eh. Yun. Para sa kanya, yun yung magandang ginawa niyang desisyon. Ngayon, ang tanong ng Panginoon, ano yung magandang desisyon mo na gagawin para sa akin? Okay, yun yung gusto lang na tanong ng ating Panginoon sa hapon ito, sa hapon na ito. Anong desisyon ang gagawin natin para sumunod tayo ng buo sa ating Panginoon? Ano yung willing nating i-sacrifice para sumunod tayo sa ating Panginoon? Yun lang po. Sabi ni kapatid na Arlene, ang Diyos noon ay siyang ating Diyos hanggang ngayon at magpakailanman. Kaya kahit sa Old Testament at sa New ay parehas na mahalaga. Pero tayo po ay kasalukuyan sa bagong tipan na. Yan. Muli, maraming salamat mga minamahal na kapatid sa inyong pagsama, sa inyong pagdalo online at gayon din sa pagdalo rito ng mga kapatid sa Alive kahit na laging may banta ng ulan. Yan. Yan po ay kinalulugod ng ating Panginoon. Okay, tayo po ay magsitayo. Inaayayan ko pong lahat para po sa ating pangwakas na panalangin sa pangunguna ni Pastor Paul. Muli po tayong manalangin. O mapagmahal naming Panginoon Diyos na dakila sa lahat, nagkapasalamat po kami at pinupuri ka sa hapong ito, sa mga lumipas na oras na naigugol po namin sa pag-aaral na iyong salita. Nagkapasalamat po kami sa mga salita mo na aming napag-aralan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ang mga ito ay palagi po naming maalala at magamit po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na palaging piliin ang makasunod sa iyo, Panginoon, habang kami naglilingkod sa iyo, Panginoon. At sa mga mapag-aaralan pa namin at sa mga darating na pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, ikaw pa rin ang patuloy na sumama sa amin. Pinagkatiwala po namin, Panginoon, ang mga gagawin pa po namin, mga gawain sa buong maghapon nito. At ingatan niyo po ang mga kapatid na magsisipa rito sa bahay-sambahan upang umaten ng panambahan. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami nagkukulang at nakagawa ng pagkakasala, iningi po namin ito ng tawad sa iyo. At ang lahat ito ay panalangin po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.